aggressive tapos mga meta style ganun. Wala naman siyang ganung pinapakitang ano, kakaiba. Mga URL tapos mga lumang 2015 flip top. Pressure ko siya nang matindi hanggang sa uncontrollable na yung lakas niya. Siguro since parehas kami hindi masyadong nagpapatawa, parang sa tingin ko nasa technical side siya, pero ayun naman yung pinagandaan ko. Yung naisip kong gawin, parang kailangan mong basagin yun, pero at the same time kailangan mo pa rin ipakita na mas malakas ka sa kanya pagdating sa pagiging technical. Ayun, meta rapper ka lang talaga. Manalo matalo panis kami, puta. Galingan mo kasi pares tayong galing sa talo, kaya gagalingan ko. Nandito pa rin TIU Theater Makati, batlong laban na ng gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng mga nakasama namin noong nakaraang linggo sa Guba 12, at lahat ng mga kasama natin sa mga susunod pang event ngayong taon. Flip Top, magigay para sa parting natin labaro. Flip Top Beer, Umph Ale, silipin niyo yan. Shoutout sa lahat ng mga represent Cola, Black Manila, Real Jokes Clothing, God Bars, Box and Dose, Hype Beat, kay Boss Benji, palagi at palagi. Sa karan ko, Cavite represent para sa inyo. Magiyahin tayo lahat para kay Vitrum. Pinta mga PS chapters, Gucci Bilbao, mga tropa, alam nyo na yun. Bukawa. At sa kaliwa naman, galing pang Baras, Rizal, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Rafian. O sakala to ng bungo, bawal sa bugok, taas ang loob, lakas ang loob, gumahina ang damdamin, di ka pasubok. Nanalo ng coin to si Rafian, pinili niyo mauna si Vitrum, tigdalawang minuto, dapat na ang tournament battle to, limang hurado natin, Vuelta Balentong 10, pakinggan natin, Vitrum. Hilig mapikon! Bakit? Seryoso yung technique! Pero pinapalo ka lang sa puwet. Ganun magkumedik. Kaya yung angas sa kanyang verse ay puta, di na authentic. Makatang na babat hurt, napaka-poetic. Teacher, ulul, welcome freshman. Dito sa ating school, hanap ka ng grupo. Tapos nahazing mo sa kumu, sa daming palo sa tumbong. Pero malabo ka matuto, di ako mabuti na tutor. Tangina mo freshman, ako ang bully na junior. Oo, dapat ma-remember mo. Ako yung maangas sa section ko. Crush na mga bebe nyo. At kukuha na mga bente nyo. Speaking of kuha, estilong URL at KOTD, lahat pinipitas. Kumukunyo pa pag bibigas. Si Miling Babad, di siya umiiwas. International, lakas. Pwede kang epok ng Pinas. Technical rapper na puro lang halaw, walang karakter, asa lang sa punchline count. Puro wordplay, style breakdown, at bars kinakantsaw. Congrats sa pagkatuto ng basic battle rounds! Naka, huli ka, huwag feeling ninja pa. Sabi niya kay Amanda, Sasuke siya. Sasuke, putang ina. Fan kami ng Naruto, pero di kasing ulol niyan. Inaral niya yung how to be like Sasuke sa isang upuan. Pati sa bahay, in-apply sa pamilyang hukluban. Tol, wala kang patay na magulang. Ayaw mo lang mautusan. Galit sa family, kaya gusto niya mag-isa. Kaya pati sa mga rally, nagagalit siya. Sa bahay, galit sa family. Hala ka, bakit ba? Kasi hindi ka makapag-jakol pag nasa bahay sila. Tangina! Kaya di ka bagay na Sasuke, pare, lang hiya ka. Kasi isa ka lang manyakis na writer, Jiraiya. Belging sa FB, panashare ng sexing dalaga. Ikaw lang yung Sasuke na walang technique yung spada. Belging talaga, damay shota trip niya palagi. Ako nang dadamay, kasi pangarap nila yan eh. Belging ka kasi, kaya ganyan ang atake. Sa battle ka lang kasi, may natitira na babae. Feeling hard pa, feeling black na gangsta shit. Pag napuna ay sasabat, puta kala mo legit. Pwes itong black magre-react sa mga bara na banggit. Itong black iiyak para bang si Blacksmith.
feeling black pero madalas sinaslap niya ang puwerta niya. Huwag panggap, hindi ka black, tangina ka, berde ka. Bakla ka at Pinoy ka rin, wala nang maraming sabi pa. Kasi brown at minsan green, tangina mo, tae ka! This is my shit, this is my shit. Ulul! Final point natin. Bang! Bang! Buong round umikot sa pagiging butthurt. Gago ang kulit. Gusto mo lang kasi alam mong bigla-bigla akong gumagantit na mamalo sa puwet. Bakla ang puta. Nag-chat na naman siya. Sabi lang niya, Sabi ko, G. Enigma. Kaso nung nalaman ko ito kalaban, naisip ko, weak, mahina. May tanong lang ako, Rick, halika. Tingin mo mamasado na akong sick kaya yung binibigay mong vitamin na tangina. Ang tagal na sa liga, laging sa bago tinatapat, no? Last battle, pinag-tripa ni Manda, nakakaaliw, bro. Puta, tinalo ka ni Manda. Si Manda baliw nga, pinaliw ko. Ba't ako matatakot sa'yo? Mahina ka pa, boy! Magti-30 anyos na ang sigaw palagi. Ako si Sasuke pag nagmaoy. Puta, Sasuke ng Sasuke. Pagdating naman sa battle, walang binubugang apoy. Katun! Katun! Nayan, Vic! Di man lang ako nakadama ni konting kabasa yung ini-spit. Kinabahan ba ako nung sa kalaban? Not even a little bit, you little bitch! Si dederecho sa kahon para sa nagtatanong gusto ng insight. May kita nyo yung beatbox sa stage ng flip top para mga panahong buo pa yung B-side. Suicide to para sa kanya, Rick. Kaya bakit si Vic, aka Salamin, na nga ang kailangang harapin? Dahil batalo ko sa aking huling pagpapansin. Pero salamat dahil tinapat mo ko sa Salamin. May kita ko ngayon kung gaano na ako agaling. Pero bakit Salamin? Demonyo sa katawan ko, gusto mo bang sa kanya makulong at tanggalin? Pero di uubra kahit sinong espiritistang kontakin. Dahil ang mismong nagpapunta sa akin ay yung kalbong Constantine, siguradong overkill. Wala akong awa. Malas ka na yung round ko, may Salamin, ito ang bagwa. Pares tayong malas sa huling battle. Kaso nakita ko pinagkaiba natin dahil din dun inutil. Di mo natanggap yung pagkatalo ko nung matalo nung class ang nakita ko, Vit, room for improvement. Di mo natanggap yung pagkatalo? Nag-post pa yan sa FB, sa IG, pati sa Twitter. Vitrum, bitter! Kung sa bagay, sa pag-iyak sa social media siya nasanay dahil siya isang rap typer. Alam niyo yung rap typer? Sila yung mga pumu-4-bar setup na keyboard gangster. Idol! Pag nagsama-sama yung mga rap typer, ang tawag hindi battle. Eyeball, rap typer ang puta! Di ako nangihate, ah. Paano pag dikit na dikit yung laban, tas gigil na gigil ka ng bumanat, yung kalaban mo naubusan ng data? Rap typer ang puta! Rap typer ang puta! Matindi ka! Babanat yan na pag tinamaan ka nitong punchline, hindi ka na makakabangon. Habang nandun siya sa kanilang bahay, nakahiga, rap typer ang puta! Grabe pagka-nerd mo, bro! Ilang oras biyahe ko papunta dito, paano mag-apply sa inyo? Rap battle na work from home? You need to fucking grow! Bumalik ka na kung saan ka nang galing, huwag ka na dito makisiksik. Pagkatapos nitong battle, dun yun na maikita yung lintik. Ako nahihiya sa mga nanonood sa yung halatang naiinip sa vid. Ngayong kalaban niya ay tuso, pag sinaksak ko siya sa puso, wala na kayong madidinig na bit. Bitch! Paolo, paano at paigo natin? Nakita raw sarili sa Salamin at lumakas. Nako, lagot! Alam niyo nakita mong Salamin? Ayaw, may kulangot. Tsaka rap typer daw, puro data. Napaka-weirdo ng hirit mo. Gago, old school to. Babatuhin ka talang matabang PC ko. Gago, puta. Bumubom. Sa wakas, may kalaban akong kapwa na sa bat. Pero di tayo magkamats. Huwag kang chararat. Ako nagre-react sa mga bara na fucking whack. Ikaw nagre-react kasi napapaiyak. Di ba? Yung angulong, ate mo, trabaho, subo, arabo. Di naman, yung punto malabo. Pero nagre-react kaso, pinapatotoo mo gago. Bastos ka na sa laban, tapos wala pang bago. Sa ate, wala rin galang, dinagdagan pa yung trabaho. Pabigat ka na nga eh. Dapat nag-vlog ka iho para di ka weirdo. Hindi yung flip-top mismo ang yung reaction video. Tapos tag team mo sa Unico kasi ang lulupit nyo. Parehas yung ginagago yung mga kapatid nyo dito.
Papaygat ka na nga eh. At kung galit ka sa aktivista, ikaw na bahala. Wala kang alam sa lalim na paunti kong nagawa na. Pampansang industriya! Panawagan yun sa kalsada para ate mo mas maluwag ng kumayod sa bansa niya. Pero tama na konsensya kasi gago ka. Pinag-aral pero gusto gumangsta. Nakakatakot. Samantalang yung mga tunay kumakayod para lamang makaraos. Pinag-aral pero para gusto mo gumangsta. Nakakasulasok. Takina yung mga tunay gustong tumakas. Ikaw, pasok ka ng pasok. Nanood lang ng batang kiyapo, piling tags na, punyeta. Total, taga-Rizal siya. Dapat raw, batang luneta. Sisigawan kong peke ito! Kahit sa rekto, di bebenta. Oo, wala kang panama sa reklamo ng batang menjola! Takina, pinag-aral, pero gusto gumangsta. Bullshit ka naman. Gusto mo maging maangas na tanga? Sana pulis ka na lang. Para OMSIM, the longest, nag-arap na police, nag-arime ng solid, pero di naman marunong mag-Microsoft Office. Oh. Edukurso, tas sa barilan, uudyok to. Gustong umuso-nguso, eh, dapat nagtuturo to. At wala ka na hawakang kargada, huwag ka nang uuto. Gusto mong humawak ng maba, eh, burat ko. Pumuputok rin yan, ibang bala lang dalahin. Pero ulol, sa ate mo lang to, asa ka mamen. Ate, ito solusyon sa kapatid mo na alagaan. Ang alagaan mo ngayon ay yung anak natin. Pero joke lang, huwag kang magalit sa akin, Rafi. Gusto ko naman ligawan si ate yung nagsasayang ng money. At makasama yung ate mo na parang cook yung body. Panis yung tito mong papatay ng dahil sa RC. Papatay dahil sa RC at Yossi, napakulupit nun. Tapos minamacho ka sa bahay, nangapaka-bitch nun. Pero pag kuya mo na ako, promise, di ko gagawin yon. Tangin na mo, Wilson! Bumili ka ng Winston! Hello, balang bagay natin! Bumili daw ng Winston! Tas lahat kayo natutuwa. Tama lang magpabili ka ng Yossi, tutal doon ka lang may maibubuga. Boko! Tapos, gusto bang syutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon. May aso na kami. Si Vitrum at Ultimate ay nagtatalik na mag... ay matalik na magkaibigan. Magtropang adik na pag nakagamit kanilang trip ay magpuwitan. Pero totoo ba bulong-bulungan? Kung ba't kayo nagtutumbungan? Para kung sakali na mahuli, di na masyadong masakit pag sa kulungan. Pag may battle yung isa sa kanila, naguululan. Nagpapasahan ng sulat parang magjowa nung kapanahunan. Di ba pinagsusulat ka niya? Tapos pinagsusulat mo siya. Pero kahit anong ibigay mong tip, di tumalim yung skill. Kahit anong ibigay ng vit, di gumaling yung ill. Tapos payag yung sidekick ka niya. Itong C-Vit, stupid! Mahaba-babang sidekick, ang sarap i-switchin music! Tapos, siya ba nagpayong palagan ako? Brad, di yan wise! Pinakinggan mo ba? Alam mo ng that's ill advice! Di magtulong pa kayo! Wala akong braki, Brad, mga beginner! 2-on-1 handicap match, pero kayo yung uuwing naka-wheelchair! Una, uunahin ko yung lagi mong kasangga at kasama! Di mauubos ang bala, madami to! Pagpatay na si Il, pugot na ulo ka na lang pag wala na body mo, invalido. Maaalala niyo sa pamamagitan ng bugbog, pinatay to. Pag nagkalat yung marka ng itim na pasa sa katawan niyang putla, baka maisip niyo na si Vit ay may vitiligo. You'll be my vitiligo. Pag namatay ka, saan ka mapupunta? Di ka naniniwala sa langit. Sa reinkarnasyon ka nananalig, tama ba, Brad? Sana sa susunod mong buhay, makabuntis ako ng puta at ikaw ang maging anak. Papatayin ko ayong mag-ina kung ayaw kanyang ipalaglag. Di ba naniniwala ka sa reinkarnasyon? Tama ba, Brad? Sana sa susunod na susunod mong buhay, maging isa ka sa kinagagalitan mong enforcer na parak. Nasa gitna ng kalsada, nakasentro magdamag. Habang tinutsupa ako ng nanay mong puta, di ko namamalayang pinapahinto mo pala yung minamaneho kong truck galit sa langit dahil di naniniwala sa Diyos to. Mapagbalat kayo kaya umamin na sa haba ng baba mo ay natatakot ka lang mamatay pag yumuko at nanalangin.
salamin, sarap sapakin, madaling pabagsakin, basag yung glass chin. Hindi din ako naniniwala sa Diyos, Bitrum. Pera tanging sinasamba, nagmamataas ba amin? Paper coin sa Ultimo Centrum, nagpapalakas sa akin. Ito, reliistang din naniniwala sa law at sa God. Bobo sa God, tingin mo ba wais yung mali mong palabas? Di naniniwala sa law at sa God, pero yung stilo niyang gamit kawangis ng Panginoong batas. Kaya gusto mag-ilustrado, kaso di makabasok. Kaya nagka-anxiety. Atheist na ang idol, Panginoon, at kung minsan Messiah din. Pero tama na ganyang scheme. Pag-usapan natin mga pinaglalaban mo sa bayan ako. Total sa ating laban, di mo kayang sa bayan ako at sa binigay mong atheist. Ako'y bored na po at fuck atheist. Mas maganda atang kalaban yung naniniwala sa old at new gods. What's up? What's up? What's up? Hindi na kailangan ng ate na kasi may aso na. Oh, why? Gago, mas malapit ako mang dog style. Akala mo, feeling uprising, putang ina, astang lirikal. Ayoko sa ilustrado, hindi ako liberal. Nangahamon to, nag-aalok pa ng pustahan. Ang tanong ko lang man, sino iyong inutangan? Nangutang para sa battle, hindi sa pangangailangan. Eh, yung nanay mong may battle sa cancer, paano yung nagaban? May cancer mama niya nung siya ay bata pa. May cancer sa puke. Lumaki. Tago, di yung joke dito. May cancer sa puke. Lumaki. Nagbabalat pa. Pero yung cancer nawala. At buti naman talaga. Lumabas yung cancer sa puke kasi pinanganak ka. At si Ate Menchie niya, may leukemia. Pero wala ka suporta. Basta talaga makapag-rap-rap lang ang kuya. Wapak sa pamilya, hip-hop life lang ang puta. Kaya okay lang leukemia para daw Francis Magalona. Pero dede, balik tayo sa utang ng putang to. Pero ibang debt ang lagay mo sa pangungupal ko. Kahit magrebat ay panes yung pangungutsya mo. Kasi ang dapat mabalik, utang mo. Nangutang kay Saki, pumunta ng baby Jack na umagahan. Dinami pa yung clothing shop. Ang kapal na mukha niyan. Ikaw na pinakakilala kong buraot sa mga kabataan. Siya isang buraot na bata. He's the young one. Nagreklamo pang, si Saki pag dumating, ang tagal. Nakaramdam, di bibigyan, aamban ng pasalsal. Pumunta ka pa sa shop, tangina naman, ang kapal. Kala bibili ka, yung pala magbebenta at dangal. Gusto na kausapin siya, para isubo yung Junjun. Ang grupo ni Saki, mista, pero ikaw yung Rustum. Ate mo, subo Arabo, alam ko naman walang truth dun. Pero ikaw sa Indiano, gusto mong chumup-chup. Tanginan to. Tapos sa sunugan, tsamba lang raw. Yun ang sabi. Ano, pinag-champion mo para mangutang ka kay Saki? Racist ka, gagi! Sana alam mo kung bakit! Porque lahing bumbayin, ginawa mo ng 5-6. Puro utangin, palamunin, buhay niya, tragedy! Maawa kami sa iyong inahing si Mama Mercy. Maawa, utang, Mama, Mercy, nakuha mo to? Ang sinasabi ko, pautang ina mo! Damay pamilya mo sa round, pero hindi ko dinis. Sa'yo pa rin tumama mga hits, walang mintis. Shoutout nga pala sa ate at kay Aling Mercy. Mga babaeng legit. Pero bakyo, bakit kayo nagpalaki ng bitch? Ano rap? Ano rap? Tangina masarap? Nakamit mo yung pangarap na matagal na hangad. Tinalo mo si Harlem dun sa liga na wak. Ngayon ang welcome sa'yo ng flip-top. Ngayon mo malalasap. Yeah! Pag sinabi kong flip-top, sabihin nyo, lasap! Flip-top! Lasap! Flip-top! Lasap! Pag sinabi kong lasap, sabihin nyo, sarap! Lasap! Sarap! Lasap! Sarap! Hindi mag-rap, rookie. Ganyan lang mag-rap, di na ako magra-rap, man. Puro gay shit angle ang puta. Tangina ng utang daw kay Saki.
Ang dami pang pang-angel. Ikaw nga pumunta ka sa shop, umaarbor ng Baby Jack Apparel. Tangin ang tanga. Ba't magalit na galit ka sa mga Bisayang bayot ka? Eh sabi mo, ikaw ay tubong Leyte, Leche, Visayas pa rin yun, hayop ka. Realistang kinukutsa ang kapwa Bisaya. Wala sa lugar ang kayabangan. Paano kami maniniwalang tong bansang sadlak iniiyakan mo ang kalagayan? Kung tinatawanan mo nga sarili mong kababayan, makabayan ko no, pero galit sa kadugo, napaka-lame niyan man. Payag kayo gustong magpalaya sa ating bansa, galit kung saan siya nagmula, pero K-pop fan! Sama kayo ni Classy, mga tanga. BTS pa ng puta! Nakakatawa! Yung BTS, alam niyo ibig sabihin? Huwag niyo na isipin, basta tanga siya! Realistang galit sa kapwa Pilipino. Pabor sa kolonyanismo. Tapos adik, grabe tang ina. Pagpalumpalo, magrarali mag-isa. Sisigaw ng legalize shabu! Legalize! Sabay-sabay tayo! Pag sinabi kong legalize, sabihin niyo shabu. Legalize! Shabu! Legalize! Shabu! Ano ka, sinuswerte? Legalize shabu! Ano ka, sinuswerte? Fuck di kong daw sa harap ng camera, pero ang hiling sa camera, maging pangulo si Duterte. Tapos gusto pang babagsakin yung pangulo! Nitong astang intelihente, walang ya! Eh nung nagkambi kayo ni L, di nyo napabagsak yung Slack 1 at K-Ram. SK pa lang yun, presidente pa kaya? Ang labo mo, pre! Adik na gustong matalo, dilawan, pula at kakamping dahil lang gustong panalo puti. Sa gobyerno, ang daming iyak. Ayaw sa urap, kaya palaging dilat. Wak nun, Brad! Kala ko gusto mong girahin yung gobyerno, ba't sinaliya mo war on drugs? Kaya ba galit sa mga pulis na nagtatanim at nagpapaikot ng droga man? Eh sa source mo, pulis din nagbabagsak dyan. Eh di palihin mo silang sinusuportahan. Galit sa pulis, pati sa sundalo tong dinagbabayad ng buwis, mahusay. Mag-ambag ka muna sa buwis bago mo sitahin mga sundalong nagbubuwis ng buhay. Bago magreklamo, magbago atupa. Bago sumigaw ng intasang sahod, magkatrabaho ka muna. Palamunin ka na nga lang na hindi mo tunay na magulang, pabigat ka pa sa kanilang putang ina mo. Mahiya ka sa kinilala mong ina na kusang tumayo nung iniwanan ka ng putang ina mo. Tapos gusto pa mag-uprising. Nitong hambog, napakadupang. Rick, di yan pwede sa uprising, pwede yan sa ampon, walang magulang. Francis, my son. Yan ang pangalang binigay ng kinilala niyang ama. Kaso magbabago na tawag niya sa'yo ngayong mamamatay at mapupuksa ka na. From Francis, my son, to Francis, my son, kapag nagluluksa na siya! Magmumukhang tanga! Pero dahil di mo tunay na ama yon, saglit lang luha niya natitiyak. Kaya kahit chap-chapin at hiwain ko ng ilang beses tong miyembro ng Union, walang masyadong iiyak. Wala ding friends na aaray. Francis, my son, sana ikaw na lang yung Francis M. na namatay! Cancer sa lipunan, puro welga sa tula. Pero yung pondo ng kanilang proyekto sa kalabang gobyerno nagmula o. Oh, baka itanggi mo na ginagamit kayong propaganda paghalalan na mga politikong propaganda ng pangalan. Kaya sa kalsada umaas ng profit para sa profit na lang din. Kaya anong Sasuke ng Akatsuki, baka Sasori, puppet ka lang din, damin mo! Damhin mo ang pain! Sumisigaw ng pagbabago, ano ba ang iyong aim? Anong planong mag-gain? Kung barya ang sinusukle sa pinapangarap mong change! Pero fuck the cops! Overtime, fuck the clock. Sa oras, kaya kong bumalansi, nagpatunay. Dalawang battles kung mahusay. Kung gusto mo talaga akong sumunod sa oras, sali mo ko isa buhay! Dahil walang kwenta yung kalaban, nag-exhibition lang ako! Di ko na iniisip yung ganto. Baka yung inaantayin yung battles, di na naman maganda. 600 pa naman isa, sinusulit ko na ang mga ticket nyo. Ako si Rafian! Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tuli na ang lahat, kundi nyo pa ako kilala. Andito na naman sa senaryong may isang salamin na mabibiktima. Tinapat sa salamin, pero ang nakita mo kung sino ka. Pero tandaan nyo ako ang ace sa baras, kaya bars ko ang matitira.
Tabalentong 10, Vitrum vs. Rap yan. Magingay, para sa kanilang pareho at kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Napaka-solid nilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0, magingay, para kay Rap yan. Yo, Rafian, gusto lang i-shoutout si Taknik, si Jando, si Juan Vicente, si Ralph, si Joshua, si Ice, si Gon, si Jiggy, si Alfonso Teo, si Ryan Ramos, si Bojo, Insane Barrels, sino pa ba? Lahat ng nakalimutan ko i-shoutouts. Shoutout sa inyo lahat, men. Salamat. Sabi sa inyo, binoto ko si Rafian all three rounds. Napaka-lupit. Ang laki din ng improvement ni Vitrum, especially sa kung paano siya mag-deliver talaga, nakikita mo na yung bilang battle MC kasi hindi naman siya ganun nung una. Trust pa rin kay Vitrum, pero ang lupit ni ano, ang lupit ng creativity ni ano, nalaro niya ng malupit yung at tatlong rounds, Rapian. Yo, sobrang ganda ng laban, lahat tayo panalo doon, sobrang solid. Pero binoto ko si Rapian, yung round 1 sobrang dikit, hindi ko pa siya masyadong ma-judge kasi parang nag-aantay pa ako kung sinong lalaylay. Pagdating sa round 2, sobrang dikit pa rin, parang medyo nahihirapan pa rin ako, parang doon ako bumasa sa round 3. Tapos yun, pagdating sa round 3, talagang sobrang ganda na pinakita ni Vitrum, pero hindi ko na-expect na ganun din yung papakita na Rappi, na parang medyo lumayo talaga ng kote, mararamdaman ko talaga kung paano tinapos ni Rappi yung laban. Bale, para sa akin, nasasabi ko na round 1 tabla, round 2 tabla, tapos sa round 3 lumamang si Rappi. Rafian versus Vitrum, round 1 para sa akin tabla, round 2 tabla, sa round 3 lang nagkatalo. Pareha silang entertaining, sobrang quality ng battle. Nag-enjoy ako, nakalimutan ko ang kurado ako eh, pero ayun nga, sa dami ng angles, saka sa lawak, saka sa pasok ng mga sinabi, mas marami si Rapian. Binoto ko si Rapian. Garidel, Candelabra, kung pwede lang sanang tabla, kaso hindi. So, hindi ko naman masasabing may edge si Rafian kasi parang tabla lang talaga sa akin. So, binasi ko na lang talaga yung sa panapos lang talaga. So, parang si Rafian yung kasing nag-last round eh. So, parang yung last two round, parang mabigay niya. Although, props talaga sa kanilang dalawa. Sobrang creative. Sana tabla, pero Rafian. Ilaya Cartel of Rising, Lion and the Scouts. Binoto ko si Rafian. Yung performance nila pareho, sobrang lakas. Round 1, 2, 3, yung tatlo na yun, solid, flawless, pareho yung performance nila. Pero yung kay Rafian, yun yung panapos sa round 3. Talagang saksak, saksak, saksak. Kaya yun, ito ko Rafian. Props pa rin kay Pete. Ayun, kumbaga nagulat din ako, nag-rebat si Rapian, magandang ginagawa na yun ngayon. Tapos syempre, hindi ko naman ano yun, parang pinabayaan, nag-rebat din tayo ng matindi. Tapos syempre, ano eh, parang ang pakiramdam kasi sa akin, parang ito yung sa mga laban na naranasan ko, parang bagong iniriing ano, natamo ko dito. Ibang klase yung pagtanggap ng ano, mga audience doon, ibang ano, solid kumbaga. Parang sabihin na natin na sa ano to, milestone, ayun. Pero joke lang, wag ka magalit sa akin, Rafi. Gusto ko naman ligawan si ating nagsasayang ng money at makasama yung ate mo na parang coke yung body. Panis yung tito mong papatay ng dahil sa RC. Papatay dahil sa RC at Yossi, napakalupit nun. Tapos minamacho ka sa bahay, napaka-bitch nun. Pero pag kuya mo na ako, promise, di ko gagawin yon. Tangin na mo, Wilson! Bumili ka ng Winston! Hindi talaga ako mahilig mag-rebat. Pero nung nag-rebat ako, tapos na-rebat din niya, parang sabi ko putang ina, parang dito na ako medyo tatagilid ah. Pero pagdating nung round 3, swerte din siguro na nanalo ko sa coin toss. Kaya medyo may mga linya akong naiwan dun sa utak ng Jurado. Kaya siguro hindi yun naging deciding factor kung bakit ako nanalo dun sa battle na yun. Salamin, sarap sapakin, madaling pabagsakin, basag yung glass chain. Hindi din ako naniniwala sa Diyos Vitrum. Pera tanging sinasamba, nagmamataas ba men? Paper, coins, ultimo centrum, nagpapalakas sa akin. Ito, reliistang din naniniwala sa law at sa God. Bobo sa God, tingin mo ba wais yung mali mong palabas? Di naniniwala sa law at sa God, pero yung stilo niyang gamit, kawangis ng Panginoong batas. Kaya gusto mag-ilustrado, kaso di makapasok. Kaya nagka-anxiety. Atheist na ang idol, Panginoon, at kung minsan, Messiah din. Pero tama na...
Pero tama na ganyang scheme. Pag-usapan natin mga pinaglalaban mo sa bayan ako. Total sa ating laban, di mo kayang sa bayan ako at sa binigay mong atheist. Ako'y bored na po at fuck atheist. Mas maganda atang kalaban yung naniniwala sa old at new gods. What's up? What's up? What's up? Ayun, manifesto, balak tayo maglabas ng parang EP. Ayan, tapos sa mga ibang solo album ko din, tinatrabaho ko na. At balak kong magbuo ng banda. Nasimula na yung mga na yan. Tignan natin kung ano yung mga pwedeng mga pasulpot ko na lang ilabas ngayong taon. Yun, katulad ng lagi ko sinasabi sa post-battle interviews, maglalabas ako ng music. Pero this time, man, sure na to, bago to lumabas tong battle na to, may lalabas ako mga tracks. Kaya sana paglabas na itong battle na to, check nyo sa YouTube channel ko. Meron ng mga kanta doon. Promise. Ayun, sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, ayun, syempre, hindi na naman basta natatapos sa loob ng hip-hop o battle rap yung mga ginagawa ko sa buhay. Yung mga mga talagang naniniwala o sumusuporta, nananawagan sa mga mga bagay-bagay. Ayun, salamat sa inyong lahat. Yun, maraming salamat. Kahit galing tayo sa pagkatalo doon sa huling battle, pinakita ko naman siguro ngayong gabi na kaya pa nating mag-improve, kaya pa nating lakasan. Kaya huwag kayong mawawala ng tiwala, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Marami pang parating na mas maganda.